June Monica, kasama nga natin ngayon si Senator Christopher Bongo na siya rin at chairperson ng Senate Committee on Health and Demography. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa mga kababayan natin na nakikinig. Dito po kami, kakalabas lang po namin sa kakatapos na SONA. Sir, your assessment sa second SONA po ni PBBM? I'm hopeful na yung kanyang mga binitawang salita, mga pangako ay may sa katuparan. At masaya po akong narinig yung halimbawa, no, as chairman po sa Committee on Health, ay karagdagang mga health facilities, improve our health system, at yung pinangako niyang babayaran yung mga health workers natin. Alam nyo, hindi po natin mararating itong kinararatingan natin ngayon, yung lifting po ng public health emergency, pagbubukas ng ekonomiya, kung hindi po sa sakripisyo ng ating mga health workers. Kaya nga po kanina, nakausap po yung DBM Secretary, pinapaalala ko lang po na mabalikan yung mga what is due to our medical health workers na nagserbisyo. Yung iba po ay nagbuwis po ng buhay. Ibigay po ang dapat nararapat sa kanila with the lifting of the public health emergency. And yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo na kukup-kupin yung mga mahirap, importante po sa atin na walang magutom, trabaho po. Yun po ang gusto kong marinig kanina at masaya po akong narinig na tulungan po yung mga mahirap nating kababayan. And of course, yung kampanya laban sa illegal na droga, though a different approach nga po ito, ang importante po ay labanan natin ang illegal na droga at ayaw natin na masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan po ang illegal na droga. Dahil pag bumalik po ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Sir, being the chairman of Senate Committee on Health and Demography, isa po sa mga sinulong niyo yung pagtatatag ng specialty hospital sa mga rehiyon. Sir, upon checking, if I'm not mistaken, wala pa po siya sa official gazette, so parang hindi pa po ata napipirmahan. But sir, baka po meron kayong info, kumusta na po ba yung status nitong isinusulong niyong panukalang batas? Nabanggit po ni Pangulong Bongbong Marcos na mga paparamihin pa yung mga specialty center. At masaya po ako narinig ito dahil meron tayong ipinasa sa Kongreso. Ito pong regional specialty center, establishing specialty centers in all DOH regional hospitals. So ito po'y paramihin pa. It's a multi-year plan. At proud po ako na i-report sa inyo na 24-0 po ang boto nito sa Senado, including the opposition, dahil na-explain natin na mabuti sa kanila kung ano po ang layunin nitong bill na ito at itong magiging batas na ito. Pirma na lang po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang kulang. I know it's part of his priority po ito. Mas mabuti pong maisa batas po ito para tuloy-tuloy po ang pag-establish ng mga specialty centers all over the country. Sir, isa din po sa nabanggit ni PBBM yung Maharlika Investment Fund na sinasabi nga pong gagawin po itong magiging investment para po sa mga infrastructure programs. At alam naman po natin during the time of former President Rodrigo Duterte, isa po talaga infrastructure sa tinutukan ng maigi. So sir, what are your thoughts na may continuity na nakikita dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos when in terms of infrastructure? Hopefully, after build, ito pong build better more, no? Karagdagang mga infrastructure projects at gagamitin nga po yung pondo ng Maharlika. Importante rito sa Maharlika Fund, dapat po yung safeguard at maayos yung paggamit ng pondo at yung sa kanyang ipinangako, gagamitin sa mga infrastructure, ay kung natutulog naman po yung pondo. Pero kahit na natutulog po itong pondong ito, dapat po ay maayos yung paggamit nito. Wala pong masayang ni piso na pondo po ng ating mga kababayan, ng ating bayan. Sir, baka lang po may tanong yung ating mga kasama sa studio. June, Monica? Oo, Senator Go, sana nga po maisulong talaga itong multi-specialty centers. Ibig ba sabihin nito, mas lalawak din po ba yung malasakit centers, Senator Go? Yung serbisyo po? Iba po itong regional specialty center. Halimbawa, no, ito pong specialty center, 'di ba meron tayong heart center sa Quezon City.
ilalagay na po ito sa Zamboanga, sa existing DOH hospital. NKTI, ito pong sa kidney. Ilalagay rin po ito sa iba't ibang DOH regional hospital para mas mabilis kasi existing na po yung kanilang structure, nandiyan na po yung infrastructure sa hospital. Ilalagay na lang po yung mga specialty center tulad ng neonatal, tulad ng heart, ortho, lung, so iba't iba. So mas maiging maisa batas po ito. Iba naman po itong malasakit center, batas na po ito. Na isinulong ko noon, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte, it's a one-stop shop naman po ang malasakit center. Kung saan po nasa loob ng hospital, yung apat na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. At masaya po akong ibalita, meron din po akong naipile sa Senado, yung increasing yung dialysis sessions sa mga pasyente. At isa rin po sa nai-report ng ating mahal na Pangulo na magiging 156 na po yung libre na dialysis session from 90 noon, no, na-increase po ito to 140, naging 156. Alam mo, mahirap pong magkasakit, no, katulad ng mga nangangailangan ng dialysis session. Yung mga mahirap nating kababayan, di na po sila makapagtrabaho, kailangan po nilang magpa-dialysis. The more na dapat libre po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alright. I-congratulate na lang po kita, Senator Go, sa panalo nyo kagabi sa UNTV Cup. Napakagandang laban po. Salamat po. Congratulations din po sa PNP, Team PNP, for giving us a good fight. At masaya po yung crowd. Congratulations po sa UNTV, kay Sir Daniel Rason for organizing itong mga palarong ito, no, executive face-off, ito pong regular season ng UNTV Cup. Nakakawala ng pagod. Alam nyo, trabaho namin bilang mga public servants. Liga po ito ng public servants. Nakakapagod rin po. Pero pag nakapaglaro kami, parang nawala yung pagod namin. Pag nakita namin yung crowd, no, na nagsicheer po sa amin kahapon, nawawala ang aming pagod. Halos ayaw na nga namin matulog. Panoorin yung mga replay. Senator, thank you po sa lahat ng supporters. Senator Go, number one fan yun daw po si Monica Veralio po. Tanto ko, number one fan yun rin daw po ito. Senator, yes. Senator, magandang gabi po. This is Monica. Napapanood ko po kayo sa UNTV Cup at alam ko pong magaling po kayo sa three-point range. At congratulations po. Pero ang tanong ko lang, Senator, bilang kayo po ang chairman nga ng Senate Committee on Health, ay may mga particular po ba na hinanap kayo sa speech ng Pangulo na hindi nyo narinig ngayong ikalawang sona na niya, lalo na in terms of public health? Una-una, masaya rin po ako ibalita. Narinig ko rin po yung advanced nursing, no? Ito pong bill na ito, na i-file ko rin po sa Senado. Alam nyo, mas dapat nating tulungan ang mga nurses para hikayatin natin sila magtrabaho na lang dito at manilbihan dito. Malaki po ang diferensya ng sweldo magtrabaho ka sa abroad kumpara po dito. Ngunit the more na bigyan natin sila ng maayos na kompensasyon, training, added curriculum para sa kanilang karagdagang kaalaman po. So yun po ang isa sa mga nagusto kong narinig at marami pa akong gustong narinig. Gusto ko lang alalahanin yung ano pa yung hindi ko narinig. No? But I am hopeful. Lahat ng binanggit ng Pangulo ay maganda naman po ang layunin nito. Ang tanong na lang ay kailan ho ba ito may sakakatuparan, yun po ang gusto nating malaman. At as a legislator, I am hopeful na may sakatuparan po itong mga pangakong ito. At dapat po ay mga kababayan nating mahihirap po ang dapat makinabang. Question? Wala na? Okay na. Senator, maraming salamat po once again, Christopher Lawrence Bongo, Senator mula sa Batanza, Pambansa.